Salamat na lang. Our God is gracious. Praise God, ano na kanyang grace. Hallelujah. Salamat. Kasi wala namang isa sa atin dito, mga kapatid, ang perfect. Talaga, we are, praise God, we are moving toward perfection, mga kapatid. We are fighting every day. Praise God. Hallelujah. But thank God. Sabi ng Panginoon, be cheerful. Praise God. Revelation 14:19-20. Si John ang nagsulat ito. Ano sabi ng Bible, mga kapatid? And the angel thrust his sickle into the earth and gathered the vine of the earth and cast into a great winepress of the wrath of God. Verse 20. And the winepress was trodden without the city, Gentile area, labas ng siyudad. And blood came out of the winepress even into the horse bridle by the space of 1,600 furlongs. Now, this verse pictures about Armageddon, praise God, hallelujah, na lahat ng mga sundado, mga kapatid, praise God, makipaglaban, praise God, sa Panginoon. Pero mamamatay silang lahat, mga kapatid, doon sa Valley of Chisrael, na ang dugo ng lahat ng mga sundado, mga kapatid, aabot sa bridle ng kabayo. Kapag tumayo ang kabayo, yung busali ng kabayo, dito sa mouth niya. Praise God. Bridle. Aabot yung dugo. Karaming daming dugo, pastor. Oo. Praise God. Maraming dugo talaga. Praise God. Kapag naggalit ang Panginoon, execute na niya lahat ng galit. Praise God. Malaking kamatay, mga kapatid, sa Bisaya pa. Praise God. How does one escape the wrath of God? Now, these are basic questions. Paano tayo maka-escape sa wrath of God? When it comes to the first area na sinulat ng Bible na yung hindi believer sa Messiah, wrath of God ang mag-abide sa kanya. Eh, walang tayo dyan. Tayo po ay na-save na sa area na yan, mga kapatid. Praise God. So, how does one escape the wrath of God? Come to Jesus who endured the penalty of our sins on the cross. And all of us here, praise God, are already baptized. We experience the no-birth experience. Those who place faith in God, hallelujah, who became flesh, and we know that He is Jesus Christ, hallelujah, are being delivered from God's wrath. Yes, salamat sa Panginoon sa new birth experience. Salamat na tayo bautismo ng Diyos. Tayo naligtas na mula sa flesh. It was a terror of a sinner's death. Verse 30. In Daniel chapter 5, the Bible said, Belshazzar died that night. After, hallelujah, he made a decree, praise God, an announcement that Daniel would become the third ruler of the kingdom. Death had been the farthest thing from Belshazzar's mind when the party started. Noong nag-start ang kanilang party, walang isa sa kanila nag-isip na mamatay sa gabi niyo. Bakit? Party ang pinapasukan mo, tapos sino ba? Katulad pa sa South Korea, mga kapatid, nung sila nag-celebrate sa Halloween. Noong nag-inom sila sa gabi niyo, mga kapatid, sa Seoul, Korea, wala pong isa sa kanila nag-isip na ang ending sa kanilang Halloween party ay mamatay. Kasi kung alam lang nila na mamatay sila sa gabi nyo, hindi talaga sila papasok sa street na yun. Amen. But it was a terror. It was sinner's death. Amen. Sa Bible, mga kapatid, mabangat. Di ba? Yeah. Hallelujah, it is a blessed thing, mga kapatid, para ang isang saint of God ay mamatay. Sinulat din sa Bible, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Natutuwa ang Panginoon pag may namatay, mga kapatid, pero siya ay naglilingkod sa Diyos. Praise God. It is God's pleasure na mawala tayo sa earth na ito na naglilingkod sa Kanya. Bakit? Alam niya, mga kapatid, na maka-escape ka sa God's wrath. Yes. Amen. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. But death had been the farthest thing from Belshazzar's mind when the party starts. This had been a night for dancing. This would be a night for drinking. And this was not a night for death. Yes. But death was on its way to Belshazzar's party. And death arrived that night. Amen. In that night was Belshazzar slain, the Bible
said. And this is the truth according to Hebrews 9:27. Death is on its way to your house and mine. Si kamatayan, mga kapatid, papunta na po sa aking bahay at sa iyong bahay. At wala na nakakalam sa atin, kailan siya mag-strike? Yes. Amen. Minsan nag-iisip ka na, pastor, wala rin akong kolesterol, baka manalit ko, kumatay dito. Praise God. Diba? Pero sa time, mga kapatid, kami dalawa ni Esther Pink, pag natulog kami, ang lakas namin kong hilig. Sabi ko, bakit hindi mo nalilig yung hilig ko? Sabi ni Esther Pink, i-record ko nga yung hilig mo. Ni-record niya, mga kapatid. Grabe, lakas talaga. Sabi ko, malakas ka rin lumilig. Hindi rin siya maniwala. Eh, binidyo to rin. Praise God. May isang gabi, mga kapatid, habang nakaharap ako sa computer, nandiyan si Esther Pink sa sofa, natulog na siya. May mga rin ako. Akala ko, hindi ko, hindi ko, kapatid. May tinginan ko siya. Hindi ka ako doon. Huminga naman, isa na ako. Ang bawat isa sa akin, mga kapatid, eh. Si kamatayan, papunta sa bahay ko, papunta na sa bahay ko. Praise God. Ano sabi ng Hebrews 9:27? As it is appointed unto men, once to die, but after this, the judgment. Amen. Even kings and earth's most successful face will, praise God, huh? Even kings and earth's most successful people will face death and leave all behind. Yung lakas, mga kapatid,
ang kanilang tuhod ay nawala, na halos mga kapatid, magkulap sila. Dahil sa takot nila, bakit may kamay na nagsusulat doon sa wall? Yes. Nanawagan si Belshazzar. Ang sino man maka-interpret sa sulat na ito, sa mensahe na ito, bibigyan ko ng ganito, ng ganito, ng ganito. Bakit? Ang dami ng mga property, ang dami ng gold, ang dami kayamanan. Walang naka-interpret kahit isa. Sino ang king, mga kapatid? Ang nanay ni Belshazzar nagsasabi, I remember, the queen said, I remember during the time of your dad that there was a man, hallelujah, from the land of Judah, that he has the spirit of God to interpret dreams. Sabi ni Belshazzar, ipatawag siya. Pero alam ni Belshazzar na kilala niya si Daniel because Daniel was serving. Hallelujah. Praise God. Kasama mga kapatid. Hallelujah, mga wise men. Praise God sa Babylonia. Sa kung sino si Daniel, pero dahil siguro lasing-lasing na mga kapatid sa party, praise God, ang nanay nagsasabi, huwag kang mag-alala, praise God, may tao akong kilala na kaya niyang i-interpret. Amen. Pagdating ni Daniel, hallelujah, sabi ni Belshazzar, kaya mo ba i-interpret ang mga ito? Kaya kung maka-interpret ka, hallelujah, sa insight, ibibigay ko ito sa iyo. Ito, yan, ibibigay ko sa iyo. Sabi ni Daniel, keep for yourself all the gifts. Amen. I am here, praise God, sabi ni Daniel, to interpret. Don't worry, and I will tell you, nag-umpisa si Daniel sa kanyang introduction, mga kapatid, sa nangyari sa kanyang takay. Hallelujah, nag-umpisa si Daniel, mga kapatid, na nag-interpret kay Bishay. Wala, hindi po na, mga kapatid, yung mensahe sa wall. Nag-umpisa si Daniel, mga kapatid, praise God, ay pinaalaala, mga kapatid, sa isang lasing na siguro na hari. Praise God, ang nangyayari sa kahalaan ng isang paghari ng kanyang tatay. Amen. Hallelujah. Praise God. Talagang natatakot si Belshazzar sa gabi yun. Pero mga kapatid, bago dumating ang judgment, bago dumating si Darius ng kanyang mga sundalo, mga kapatid, praise God sa Babylon. Hallelujah. Nadeklara ang mga kapatid na si Daniel ang magiging third ruler of the kingdom. Kaya pagpasok ni Darius, mga kapatid, para i-conquer kagad, mga kapatid, ang Babylon ng kanyang, yung palasyo doon sa Susan. Ano nangyari mas tuplasa? Hindi pinatay si Daniel ni Darius. Praise God, ang mga sundalo at si Belshazzar, yung mga lahat ng mga yung mga concubines nila, mga kapatid, yung mga nagmumuhay ng mga kapastusan, nagmumuhay sa kasalanan, praise God, silang lahat pinatay. Pero si Daniel hindi, within back, hinayar pa siya, hallelujah, ni Darius na mag-serve sa kanyang kaharian. Amen. Jesus died and rose again to bring salvation to all. Trusting Jesus brings purpose to life and assurance to heaven. Have you been? Have not you been on the road to hell long enough? Or you have now the road going to heaven because you are holding now our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. A terror for a wasting life. It was a terror of God's wrath. And it was a terror, the sinner's death. Amen. Salamat, may namatay para sa iyo. May namatay sa akin. Amen. Ang kamatayan ni Jesus doon sa krus, Sister Cynthia, tinitingnan ko ang isang documentary, it was a terror death. The most cruel and painful type of death ang ipako doon sa krus. Yun ang kamatayan na yung kinuha ni Jesus. Ikaw sana yun, ako sana yun, pero kinuha ng ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, before I will conclude this message, I will remind you again, and I remind also myself, we know the warnings. Amen. We know the truth. Amen. But let us hold the truth in righteousness. And let us not hold this truth unrighteously. Kasi pwede tayong magdamit, mga kapatid, na mga Kristiyano. Pero mga kapatid, hallelujah, sabi ng awit kanina, mga kapatid, praise God, I'm coming back to worship. It's not the song in itself. But God will always know. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Can we come again through a true worship this afternoon? Ang Wednesday group, kukunti lang sila, mga kapatid, pero purihin ang Panginoon. Pag nagpuri sila, mga kapatid, kahit tatlo, apat. Hallelujah. Palagi kong
sinasabi mga kapatid, kumikilos ang Diyos, hindi sa tumitingin sa bilang. Hallelujah. Sa Sunday group, marami na, pero marami rin nagkatingin ng maraming natutulog, maraming na wala, mga kapatid. Praise God. Pero ilan lamang talaga, minsan makikita mo yung seryoso, mga kapatid. Hallelujah. Na talagang dinadala ang kanilang sarili. Praise God. Kung nalilim ninyo ang preaching ni Pastor Louis noong Saturday, mga kapatid, show me thy glory. Praise God. Hallelujah. Ang mga Hudyo noon, nakaharap lang sila sa kahoy, nakaharap sila sa mga libulto, nakaharap sila, mga kapatid, sa anong mga bagay. Pero kapag harapin mo ang Almighty God, di ba usapan? All that thing must be thrown into the window when you are going to face the Almighty. It's different. Hallelujah. Pagkakarap ka, mga kapatid, sa makapangyarihan at buhay ng Diyos. Nandun, mga kapatid, ang iyong honor. Nandun ang iyong awesome respect, mga kapatid. Hallelujah. Nandun. Walang carelessness, mga kapatid, sa paglapit sa kanyang presensya. Hallelujah. Nandun ang presence of mind. Hallelujah. Sa paglapit sa kanyang presensya. And this afternoon, I believe our life was not wasted. Wasted na sana ang ating buhay kung wala si Jesus. Pero sa tingin, ang ministry mo, mga kapatid, hallelujah, kung saan ka ginagamit ng Panginoon, magpagamit ka, hallelujah. Praise God, magpapuspos ka sa banal na Espiritu, praise God, hallelujah. Sinabi ni Sir Akin kanina, ang kaaway, minsan mga kapatid, gusto ng kaaway, nalikaw tayo, mag-down tayo sa mga pakako niya. Hallelujah, mag-take authority over the enemy. Hallelujah, if there is a stronghold in your mind na palaging bumabalik-balik, mga kapatid, ang mga negatibong pag-iisip, hallelujah. Praise God, rebuke it in the name of Jesus by His faith. Hallelujah, ang gapos din, mga kapatid, praise God, sa ating isip, praise God, ay matatanggal. All the youth or the burden that you carry will be broken by the power of the anointing. It's not the anointing of me, but it's the anointing of the world. It's the anointing, hallelujah, in Corona Santa Maria. Oh, I speak to you in the name of Jesus, hallelujah. You have the power to conquer. Ano sinabi ni Jesus? You have the power to drink down scorpions, hallelujah. And you have the power to risk it against the enemy. And no one can harm you. There is no power on earth. There is no power in hell can harm you. Because you are the redeemed. Ikaw yung tinubos. You are a special child. Hallelujah. Oh, you're part of the church. The word church, mga kapatid, ang iglesia called out once. This is a mystery in the Old Testament. Hindi nila lang kung ano ang church. But in our generation, thank God that we're part of the church. It's yours. If you want peace of mind this afternoon, it's yours. Hallelujah. 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 I feel somebody right now has a burden. Hallelujah. Naramdaman ko sa aking puso, mga kapatid, na meron sa inyo sa hapong ito. My burden, mga kapatid, parang may pasangka, mga kapatid. Hallelujah sa iyong kamuluwa. Pero mga kapatid, tinatanggalan kita sa kapos ng kapatid.